Ang narinig ako, partner, yung nasa Facebook. Tama eh. Di ba? Imaginin mo, di ba? Ito yun eh. Tandaan mo ha, yung negosyo natin, back up na magandang produkto at magandang kumpanya. Pero ang negosyo natin, tao na gumagamit ng magandang produkto. Kung wala kang alam sa tao, kung wala kang alam about attitude, eh paano? Okay, now, third key. You should have the roadmap. Ano yung mapa mo para makuha mo yung dreams mo? Yan yung vehicles mo. Para makuha mo yung wealth mo. Insanity are vehicles. And MLM is the fastest system to achieve our dream. Bakit fastest? 15 years pa lang ako sa Sante. Imagine mo 15 years ha, 1 year na 50,000 ako a month. Pangalawang taon ko nagka Montero Sports. First car ko. Pangatlong taon ko 6 digit plus travel. Pang-apat na taon ko hanggang pang 15 years ko pensionado, maaga ako naging pensionado. At ang pension ko, hindi katulad ng pension ng iba na pera lang. Ang pension ko, income, gadget, car, travel, etc., etc. Meron ba nang tayong etc., etc., sir? Hindi, re-release yun. Bago yun. So, MLM is the passive system. Kaya nga lang yung sinasabi, compare my 15 years to your 15 years. If you are in a corporate world, kung mataas man ang position mo. Compare my 15 years, if you are OFW, compare my result to your result with love and respect. Kaya ko sinasabi na MLM, Sante is the fastest system to achieve our dreams. Tatapatin ko kayo sa mga seryoso. Isang taon lang pwede kang magka-result. Isang taon pwede kang magka-result. Bakit? Kaya mong baguhin ang mindset mo 180 degrees, wag 360 ah, kasi babalik ka ulit sa masamang ugali, no? So 160 degrees, kaya mo i-shape ang mindset mo in just 6 months. 30 nung araw, 28 days. Become a habit. Ginawa nilang 30. Pero sabi ng mga expert, it takes 6 months para maging bagong tao ka ulit. Magbabago mindset mo. Iibahin mo lang yung sino yung nakakasalamuha mo. When I was in abroad, at nagtotalk ako sa mga ganito, sabi ko sa mga OFW, sino sa inyo dito ang mayroong best friend 10 years na? Dalawa, nagtaas. Kami po, best friend kami, 10 years na. Oh, proud pa kayo. Ah. O, pag-isipan nyo mabuti. 10 years na kayo magkaibigan, pero mahirap pa rin kayo. Sinong malas inyong dalawa? Tawa sila. O bakit? Pag nangarap ka, kontra siya eh. Pag nangarap siya, ikaw naman ang kontra. Maraming reason. Pwedeng baka pag yumaman ka, alilain mo ako. Maraming reason. Kaya tuloy, total, sabay naman tayong tinuloy, partner. Huwag na tayong mangarap. Nandito na lang tayo. Kaya sabi ko, ito ang masakit na katotohanan. Kung gaano mo ka gusto, kabilis o masenso, ganun ka kabilis, magtalit ng kaibigan. At matetest mo yan pag sinabi mo na yung dreams mo sa kaibigan mo. Kung nagkikislap ba yung mata niya at sumasangayon sa'yo. Eto, real talk. May anak ako, di ba? At kausap ko mga bata. Sabi ko sa kanila, basta't maganda ng buhay ang pinag-uusapan, suwayin nyo magulang nyo. Kasi bakit? Kahit walang sakit yung magulang nyo, unang mamamatayan. Paano kung iniwan kang malamya? Kawawa ka. Eh, mayaman ang parents ko. O, kahit gaano kayaman ang parents mo, pag iniwan sa'yo na hindi mo pinaghirapan, mabilis mo lang lulustayin niya. At mahirap ka pa ulit sa daga. Huwag lang pahalata. Huwag mong i-give up yung heart mo, yung dreams mo. Parang isang bata, anak, tumayo ka. Ayoko, mami. Tumayo ka, papaluin kita. Tumayo siya. Sabi ng bata, mami, nakatayo na po ako, pero nakaupo ako. O ibig sabihin, nakatayo siya, pero sa isip at puso niya, nakaupo ako. Sinunod lang kita, pero nakaupo ako. So sabi ko, sa pangarap, ganun din, partner. Kasi, ang parents natin, negatively concerned kami na mapahama ka, may scam ka, pero kung nakita mo talaga at naramdaman mo, ilaban mo yun kasi buhay mo yan. Buhay mo yan. Pag nag-umalis ang parents mo, kinuha ni Lord yan, maiiwan ka. Sisisihin mo parents mo. Yung kuya ko, namatay yung kuya ko. Bata pa lang kami, lagi na sinasabi, si tatay kasi. Si tatay kasi. Sabi ko sa kanya, tol, pares lang tayo ng tatay at nanay. Bakit maayos ang buhay ko, sa'yo hindi? Oh, kasi bakit? Minago ko mindset ko. Hindi na ako Francisco. Gates na ako.
pinilito mo eh. Pero dito ang mindset. Hindi yung binago mo talaga literally. Hindi. Gets my point? Yes. Okay. I hope that